Yan, ang ganda. Para sa mga anak mo. Para din sila. Para sa mga para sa pamilya mo. Kasi maliliit pa ang anak mo. Gusto ko maligtas sila kahit anong sakuna. Yan, tama mo. Nang hangin. O lakas baga, bagyo. Ay, oh, tama. Sige, yeah, magandang maga po. Oh, maganda. Eh, magandang hapon po. Ah, oh, hapon nga pala. Hapon nga pala, mga kawild. Ano po ako, nakarating na po. Ayun. Nakabalitaan ko pong papagawad ako ng bahay na nasara ko. Tuwa po ako at mayroon pa yung mapapagawang bahay na nasara ko. Natuwa rin po at nandito para makausap po kayo. Para maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong paggawa ng bahay. Hindi po sa amin, dun sa sponsor, kay Ate Lorde. Salamat na lang po kay Ate Lordy kung siya po nakapagawa ng bahay. Salamat na lang po. Yan. Nakarating na po ako rito. Yan. Wala po naman nakaraan kawal si Kuya Cesar dahil nagkukupra. Nauna nang sinabi sa kanya ni Ate Sarah na gagawa sila ng bahay. Gagawa sila ni Ate. To make someone happy, just do it. Sometimes people are struggling silently. Maybe your act of kindness can make someone's day. Just do it. Sometimes people are struggling silently. Maybe your act of kindness can make someone's day. Pagalita ko na yun. Pag makapilita ko na yun, mabukas termos. Ang termos ay nalamig. Pero nabaga nga yun ni Ungos kay Ikos. Ay, siya. Isa. 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 Pag sa video, mga ibig. Ano si Kepren, o. Pata kasi Kuya Ramon, ba't kanya pag sa video, ang bibilis ng kilos? Ito ko man niya na hindi man mabilis. Ano na? Parang bali ka po. Parang bali ka. The happiest people are not always the most successful people, but they're the ones who serve the best. If you will help people get what they want, then you'll receive everything that you need in life.
kahit sa sinal din ng mga una. Taon. Ayan, ayan. Lahat-lahat to. Ganun pala, ganun. Dito tingin, oh. Ayan. Hello. Si Carlo din kinaral. Pero ayaw ko. Pinigil ko yun dahil gusto kong mayari ng hampay ng anak ko. Yan, ang ganda. Para sa mga anak mo. Para din sila. Para sa mga anak sa pamilya mo. Kasi maliliit pa ang anak mo. Gusto kong maligtas sila kahit anong sakuna. Yan, tama mo. Ng hangin. O lakas baga, bagyo. Para kahit wala ka dito, hindi ka nag-aalala, ay, may bagyo ang mga anak ko. Ay, tinutuluan. Kahit wala ako rito, gusto ko
Sip sila sa ayan. Ligtas sila sa ulan. Ligtas sila sa ulan o kaya lakas ng hangin. Complete sila ay sip sila sa bahay yun. Kaya hindi ko manis. Ayos. Kaya ganda. Ayos pa talaga kapag mahal kang ama. Ayos talaga. Yan ang gusto kong manin. Kaya sabi ko, napasalamat na lang ako dyan sa pagpagawa nito pag ako ay... Ayos yan, makakarating yan. Ayos mo yan. Makakarating yan. Lapit na matapos. Si Maipita naman paggawa. Nagustuhan mo. Talagang... Kitang-kita ko naman ang paggawa ninyo. Paghihirap. Eh, dumamay ako para sa inyo. Damayan ko kayo. O, ayan. Ito yung gagawin. Kapag medyo mataas po yung papakuan, mahirap hawakan. Kailangan na pagtukod. Dahon po ito ng saging. Busok yung pako. Pwede mong hilahin. Nabot na po kami ng gabi. Sinasamantala po namin yung pagiging narito namin. Nabot kami ng gabi kasi medyo mahirap pumunta sa tribu. Kaya kapag narito na kami, papadilim na kami, papaabot na kami ng gabi. Minsan magtataka sila, tatanungin ka, anong nagbago? Hindi ka na kasi sumasama sa lakaran at gimikan. Hindi nila alam, ikaw pa rin to, nag-matured ka lang. Mga kawal, baka nagtataka po kayo kung bakit hindi namin inaalis yung halaman dito. Napaliwanag po sa atin ni Kuya Cesar yung dahilan. Nakalibing po rito sa tabi ng bahay ko. Bata po siya, ang halaman na siya diya po talagang inilagay po yun sa bata po na yun na nilibing. Yan pong halaman na yan. Anak po yan ni Kuya Libby, ano po? Anak po, hindi po, anak po ni Kuya Elvis. Elvis, anak po. Dating tumira dito sa bahay na ito. Namatay yung baby niya, tapos dito niya inilibing, tinamnan niya ng halaman. Ganun pa lang nangyari. Okay lang ba sa iyo, Kuya Cesar, dito po sa pinagtayuan natin ng bahay mo, may nakalibing na bata, okay lang naman po sa inyo? Thank you.
tapos na po mga kawan, yung bahay na ipinagwapo ni Ate Lourdes ng Toronto, Canada para sa isang pamilya na mayroong 6 na maliliit na anak. Dahil po yung kanilang bahay ay napakaliit, naisipan po ni Ate Lourdes na paggawa na sila ng isang komportabling bahay. Ito na po yung ginawa naming bahay. Ito po yung lababo nila. At kung bakit po walang CR yung ginagawa naming mga bahay dito, sapagkat pati una na po nagpagawa si Ate Lourdes ng CR dito, isa pong CR na para sa tribo. Mayroon pa babae, mayroon pang lalaki, at mayroon pa po yung shower. Panoorin nyo na lang po, sapagkat yung video po yun ay nasa baba. Kung bakit po walang papag po yung ginawa naming bahay o walang cutlery, sapagkat yun po yung sinabi ni Kuya Cesar, yung padre de pamilya ng pamilyang ito, na siya na daw po yung gagawa noon sapagkat iisipin niya pa kung saan niya daw dito ilalagay yung CR na yung cutlery o yung papag. Ayon sa kanya, ilalagay niya yung gagawin niya double deck. Yung ilang anayang mga anak sa taas matutulog at silang pamilya ay dito sa baba. Ayan. Kaya sila na po yung bahalang gumawa. At kung bakit naman po walang lutuan, kagaya nga po ng sinabi namin, sila po ay eksperto sa paggawa ng lutuan na angkop sa kanilang tribo. Pagkaraniwan po, ang ginagamit po nilang panggatong dito ay kahoy. Wala naman po sila mapambili ng LPG. Kaya ayon po sa kanila, sila na ang gagawa noon sapagkat alam po nila kung paano gumawa ng komportabling lutuan para sa kanilang pamilya. Ito na po yung pinagawang bahay. Tingnan po natin sa labas. Lika po. Ito na po yung pinagawang bahay ni Ate Lourdes. Yan. Modern design po ito. Kulay blue po yung salamin nila. At ito po yung pinto. Sa mga nagtatanong po kung magkano po ang budget sa gantong bahay, ito po ay nagpadala po si Ate Lourdes ng 40,000 para gawing bahay sa isang pamilya. Dahil po 40,000 yung ginawa niya, gumawa po kami ng mas malaking bahay kaysa doon sa naunang tatlong bahay na ginawa namin. Kaya medyo malaki po yung bahay. At angkop naman po dahil sila po ay may 8 membro ng pamilya. Mayroon silang 6 na maliliit na anak. Kaya medyo malaki yung bahay na ginawa namin. Hello po mga kawild. Ito na po yung pamilya na pinagawa ng bahay ni Ate Lourdes. Ito po si Ate Lourdes ng Toronto, Canada. Yan, ito po si Ate Lourdes. Siya po si Kuya Cesar. Ito po si Ate Sara. Si Carlo. Si Janjan. Ito ay si... Si Maymay. Giseline. Wala po yung isa nilang anak na babae dahil nasa school po. Ito naman po yung tinawag nating Michael. Ito naman po yung tinawag nating Kevin. Si Kevin. Ito na po mga kamail, yung pinagawa nating pinagawang bahay ni Ate Lourdes. Kasabi po natin si Ate Kuya Cesar. Lourdes, at binigyan mo po kami ng bahay na mayroong malalaw. Na malalapitan po dito sir, kahit ano pong sakuna at ng paglakas po ng hangin, meron po kami masisilungan. At salamat po pala sa ginawa kong bahay na ito dito sa aking mag-irina. At lalong hindi po at ako ay palaging nasa malayo. Hindi po kung wala sa kanila ay palagi ko pong naalaala ang pamilya ko. Kahit ako nasa malayo dahil iniisip ko yung bagyo po malakas kung aking nasa isip at papasalamat po ako sa nagawa ng bahay, nagpagawa po ng bahay. Sa Ate Sara naman po Ate, ganoon din te sa Ate Lourdes na po. Ate Lourdes, salamat po sa inyo ginawaan po kami ng bahay. Ate Lourdes, salamat po sa inyo at ginawaan po kami ng bahay. Para maganda po yung bahay namin. Narating po yung ano bagyo ay doon po kami na ano sa school. Ayun. Kapag bumabagyo ate, doon kayo pumunta. Ngayon po ay may bahay na kayo. Na kayo mauulanan. Ano po? Ayan, ito po si Ate Lourdes. Yan po yung nagpagawa sa inyo. Kasing ganda niya po yung bahay. Ano? Ayan. Ayan po, nagpa-painting po kami ng picture ni Ate Lourdes. Ayan. Bilang pasalamat po kay Ate Lourdes ng Toronto, Canada. Ayan. Salamat po Ate Lourdes. Ito po siya. Napakaganda niya po. Kasing ganda niya po yung bahay na ginawa namin.
ay pinagawa niya para kina Kuya Cesar. Okay. Yan. Sa labas. Ayun po, sa inyo na po yan. Yan. Pinara. Ang pati ang sinig. Sige lang po. Saka mo na lang kaya aling ano yun. Pinasan. Yan. Okay. Sa bahay. Bahay nila. Yan dyan. Yung sister na magawa na tulugan dito. Asabi niyang division dito. Kita dito. Pero hindi kayo kita dito sa loob. Ang bayan o. Hindi kayo nakikita ano. Maganda na ang bahay ni Kevin at Jordan. Yan. Kasi... sa mga tumulong sa atin para matapos po itong ginagawa ni Ate Lourdes ng Toronto, Canada. Ito po, ito kay Kuya, bayad, ito po sa paghapag niya ng graba. Ayan. Ito naman po kay Cap. Meron po namin kay Cap dahil ilang araw din po siya tumulong dito sa amin. Ito Cap. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po kay Ate Lourdes. Nagpapasalamat po kami sa lahat pong tumutulong dito sa amin. Magpapagawa ng mga bahay. Lahat po sa sumusuporta sa manood. Nanonood po sa amin dito. Sila po, maraming maraming salamat po. Sila po, Kawel. Shoutout nga pala sa aming mga sponsor. Kay Ma'am Miss Love Lion. Kay Ate Lourdes ng Toronto, Canada. Kay Miss Dio Roland, kay Ma'am Betty, at kay Ma'am Lisa. Ma'am Lisa ng Canada. Ng Canada. Si Ma'am Betty po at si Ma'am Lisa ang susunod po magpapagawa ng bahay. Kay Kuya Ramon, ayan. At yung isa pa pong pamilya, magagawa po nila. Kaya may dalawa po kaming bahay na gagawin dito para sa tribong ito. Salamat po sa inyong lahat ng aming mga sponsor na walang sawa po sa pagtulong sa kanilang tribo. Unti-unti na pong gumaganda yung kanilang tribo dito. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng aming subscribers. Dumating na po yung kalahati ng silver button. Andiyan na po. 50,000 subscribers na po tayo. 50,000 subscribers na po tayo. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa lahat ng aming manonood. Sa inyong walang sawang panonood. Maraming maraming salamat po. Yan. At sana, yung interesado po sa aming content, huwag nyo naman po kalimutan mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout din sa ano, hardware na Pure Gold. Sa mababait na mga tauhan dyan, salamat sa inyo. Binibilan namin ng mga materialis. Vince, hello Vince. Yan si Vince, yung pinakagwa po dyan sa Pure Gold. Lahat ng viewers at salamat sa inyo. Sa lahat po ng aming mga viewers at subscribers, maraming maraming salamat po sa inyo. Meron na po tayong kalahati ng silver button. Dating na po yung kalahati. Yung kalahati pa lang po dahil 50,000 subscribers na po tayo. Sana mabatayin yung 100 para mabuo na yung silver button.